Guys, welcome back to my YouTube channel. So yan, may bago na naman po tayong video ngayon. And by the way, kung bago mo pa lang sa aking channel, make sure to subscribe and hit the notification button bell down, ano ba yan? And hit the notification button bell down below para updated ka na sa mga susunod kong video. So yan na nga po, may bago na naman po tayong video ngayon. And today, hindi na siya about makeup muna or kineme or anything. Namimiss ko lang gumawa ng mga vlog about sharing my tips and techniques kung paano ko to achieve mga bagay na yan, kung bakit ako nagkaroon ng ganito, kung ano nga ba yung mga ginagamit ko sa pagmamahal. Ganyan. So yeah, for today's video, ito nga po, tips and, hindi mo siya totally tips, pero for mga bagong mga vlogger dyan, kasi ganito ako nung mga nag-start ako mag-vlogging. As in, yung tipo na totally nag-start mag-vlogging, pero yung mga time na gusto ko magsimula sa pag-vlog, nagsisearch ako paano pag, ano, how to use phone for vlogging, what is the best phone for vlogging, paano yung iba, best quality for vlogging, mga ganon. So, ito na nga, i-share ko sa inyo yung tips and techniques ko. So, hindi naman sa pag-ano, pero marami kasi minsan nagsabi sa akin na ano daw yung mga ginagamit kong phone for vlogging, ba ano daw, kung may camera daw ba akong ginagamit kasi medyo maganda nga rin daw. Naku be, hindi ako nag-i-invest ng mga camera. Actually, nung nagsisimula ako mag-vlogging, nag-iisip-isip na ako kung ano yung mga gagamitin ko. Actually, nag-a-canvas na ako bunin ng camera. Kasi nga wala talaga akong makita sa YouTube ng mga ginagamit na yung mga best phone vlogging, mga ganun. Siguro nakakita ako mga iPhone 6 pa nun. Pero noong time kasi yung nakita ko ng iPhone 6, halos ano pa lang ako nun eh. Wala akong interest dun sa pag-vlogging. And so yun na nga no, nag-try ako maghanap ng mga ring light. Sabi ko, mag-i-invest mo muna ako ng ring light kasi para maganda yung lighting. Kasi nga nakikita ko sa iba talagang may pa, may lighting, may mga, alam mo yung mga, ang tawag doon, nakalimutan ko yun, pero backdrop kasi yung parang background. Tapos, yung isa, yung parang studio light talaga, yung shadow box, hindi ko alam kung anong tawag doon, pero titingin ko lang siguro yung picture dyan. So, sabi ko, paano yun? Siguro, inisip ko nun, siguro magandang camera na lang dapat, ganyan. So, ito nga pala muna mga ginagamit ko for vlogging, para i-share ko lang sa inyo kung bakit hindi nyo na kailangan gumastos ng mahal, kung bakit hindi nyo na kailangan gumastos or mag-invest ng mga kung ano sa vlogging. Kasi dati, natry ko na rin yan. Kasi pag sinabi ko, nung naisip ko na, paano pag hindi nag-click sa tao? So, sayang naman yung mga equipments and all, and ibibenta ko lang siya, diba? So, in terms of lighting, simulan na nga natin. Ito ang ginagamit ko lang. Ayan. Ito, yung LED light strips or LED light, USB LED light, nabili ko siya sa Shopee around, actually hindi ko siya sa Shopee nabili, pero pwede mo siya mabili sa Shopee ng mga around 10 pesos to 12 pesos, or ang maximum price nito is 25 pesos na. And then, actually naalala ko, libre lang to sa phone na binili ko. And then, kung may pagsasaksakan kayo, pero ang usually kasi pinagsasaksakan ko dito is power bank. Ngayon may mga nauso ng mga extension na may mga USB port. So, pwede nyo rin siya dun isaksa kung wala kayong power bank. And then, ayan siya, ve. Ayan. So, ganyan siya pag natatapatan ako ng ilaw. Pero pag wala, ganyan. Parang medyo matamlay yung effect. Although, maganda yung tama ng ilaw dito sa pinaka-ilaw dito sa kwarto. Pero, mas maganda kasi siya pag may ganyan. Added effect. Ayan, no? Tsaka, pag nag-makeup ako kasi, hindi mo, pag ganyan lang, pag wala siyang ganyan, hindi mo nakikita yung details ng mga makeup. Syempre pag ang vlog mo is about makeup, talagang dapat makita mo yung mga details dyan. Pero, with this light, yan, makikita mo kung ano yung, ano niya, yung, ayan, kung pigment ba, mga ganon. Ganon siya. So, hindi na ako nag-invest ng LED, ng ring light kasi sabi ko, paano naman pag ano, pag, syempre kailan naman din ako nag-vlog kasi nga boring, quarantine, din yan, naka-work from home pa naman. Paano pag natapos na to all in all? Sayang naman kasi yung ring light na mabibili ko. Although kasi para sa akin, kung mag-invest ka ng ring light, aside from vlogger ka talaga, tiktokeris ka, ganyan, sa mga, ano yung mga makeup artist, ganun siya, mas ano sa akin. Sa akin kasi, libangan lang talaga. So, parang naisip ko, hindi siya worth it na pag-investan. Kaya, ito muna, as long as maganda pa naman yung LED light. And actually, ang ginagamit ko naman sa stand ko, yung okay stand, ipapakita ko na lang dyan kasi ginagamit ko siya ngayon. So, yan naman si okay stand. Nabili ko siya dati sa Divisoria for around 25 pesos. And maganda siya, stabilizer, kasi ang purpose mo lang naman is
para mag-stabilize yung vlog mo. And sa akin lalo, hindi naman kasi ako for travel-travel. Pero, natry ko na rin siyang parang bit-bitin kung saan-saan. And maganda rin naman siya. As in, stabilize naman talaga siya. Pero, as long as nandito lang ako sa bahay, I don't think na kailangan ko na talaga yung ma-tripod talaga na pang malakasan, pang maganda, ganun. Actually, yun yung pagkakamali ko. Nag-try ako mag-invest. Ito, hindi ko, wait lang. So, yun nga, nag-try ako mag-invest dito. Hindi ko alam kung mapapanood yung Shopee haul, pero binili ko siya. Tsaka ito si Ring Light. Si Ring Light, goods naman siya. Kasi ganito siya pag ginagamit ko. Ay. Ayan. Actually, medyo mahina na yung ilaw niya. Kasi medyo lobat na siya. Goods, pero goods naman si Ring Light. Pero yun nga lang yung downside niya. Yun nga lang yung downside niya is, usually kasi pag mga makeup vlog, talagang tumatagal ako yun ng mga 30 minutes. And ito, si Ring Light, kahit 1 hour mo siya i-charge, kahit 2 hours mo siya i-charge, mga 20 minutes pa lang, wala na, dead bat na siya. So yun nga, nabalik muna tayo, medyo na-distract lang ko ng konti. So yun nga lang pang tito, katulad niyan, sinarge ko to ngayon, na mga, although 20 minutes lang naman para sa vlog na to, pero ayun na, nananamlay na siya. And sayang sobra talaga yung pera dito kasi I think 113 pesos ko to nabili sa Shopee. And another thing na pagkakamali ko, bumili ako ng tripod, ayan, ayan siya. So nabili ko naman to ng 140 pesos, may kasama lang siyang Bluetooth shutter. And si Bluetooth shutter, medyo nawawala siya. Ito pala siya, ayan. And this one, I don't recommend this kasi ano siya, tawag dito, hindi siya stabilized. Bawa, ayan, nakapatong siya, ganyan. Kasi may mag-vlog ako, minsan gumaganyan-ganyan siya, lalo na pag mabigat si phone mo. And lalo na pag nag-ano ka, nag-vlog ka outside, nag-try ko na siyang ginalagala. Tapos, ito oh, madali siyang umikot-ikot. Madali siyang umikot-ikot. And medyo malambot lang yung pinaka-ano niya. Kaya, medyo nanghihayin talaga ako dito. Medyo, hindi ko siya na-appreciate talaga. Sobrang sayang lang yung pera ko. I think, both of these, nasa around 200 plus. And, sobrang sayang para sa akin. Sana, pinapinakot na ng mga kung ano nung makeup. And then, pagdating naman sa mic, ayan siya. Ito ang ginagamit ko, is earphone. Then, tinatago ko lang siya dito. Ayan, minsan may mga vlog ako na nakikita niyo yung earphone ganyan, pero I don't mind din naman kasi as long as maganda yung quality ng sounds mo, okay na yun sa, siguro okay na sa akin yun. As in, as long as na napapahinggan ko yung vlogs ko and naririnig ko yung vlog or mga sinasabi ko na okay sa vlog, okay na sa akin yun. And then syempre sasabihin nyo na kaya maganda rin yung vlog ko kasi maganda yung phone. Actually no, dati before ako, by the way, ginagamit ko nga palang phone is the S1, Vivo S1. And ito sa front, meron siyang 32 megapixel kaya okay na okay talaga siya for vlogging. I don't think na nag-price trap siya ngayon. Pero kung ang cellphone mo nasa mid-range lang, katulad nito dati, lobat lang kasi. Ito, Samsung J4 Plus. Ayan, ito yung ano, phone ko dati. Hindi ko na siya ginagamit sa pag-vlog kasi basag na siya. Ayan no, pero nagana pa naman to. And then, ito, ginagawa ko dati, nakapag-vlog ako dito ng mga bago-bago pa lang ako sa vlog. Ang ginamit ko lang din is itong LED light and perfect light lighting lang din sa mga pwedeng mga tumapati sa bintana and it really works guys. Talagang okay siya kahit sa mid-range phone kahit gamitin mo yung mga techniques na sinasabi ko. And then pag ito nga lang gagamitin mo, kailangan mo talaga ilapit yung ilaw para makita yung details. So ayun na nga guys, sana na-inspired ko kayo kasi nung mga nagsisimula pa rin din ako sa vlogging, wala akong ginagawa kundi mag-search sa Facebook vloggers for beginner, cellphone, vloggers using cellphone. And yun na nga, konti pa lang yung mga nakikita ko noong mga time na yun. So, sana kung nandito ka sa channel ko, nanonood ka ngayon, and gusto mo mag-vlog someday, itry mo na agad and you don't need or you don't have to, or parang hindi mo na kailangan ng mga magagandang equipment para nasa vlog. Basta quality content and of course, maging resourceful tayo. Kasi katulad ako, beauty vlogger, hindi mo talaga beauty vlogger, pero mahilig ang usually mga binaglog ko is all about makeup and mga review ng mga kung ano ng product. I rather spend my money sa mga makeup rather than vlogging equipments. So yun na nga guys, sana na-inspire ko kayo. And by the way, kung hanggang ngayon nandito ka pa rin sa akin channel, thank you so much for watching and sana may nakuha kayong techniques and tips about sa mga pag-vlog. So that's it for today guys. Dito na po natatapos ang aking video and thank you so much for watching kung hanggang ngayon nandito ka pa rin. And make sure to subscribe and hit the notification button below para updated ka na sa susunod kong video. So thank you for watching. Bye-bye!